Yan guys, magluluto na tayo ng sauce para sa ating sweet and sour fish. Yan, pag sweet and sour guys, nag-dis ako ng sibuya, sinuuna ko, hindi bawang. Yan. I-dis lang natin yan. Sabay ko na ito yung ano guys. Vegetable. Kung ninyo ka lang. Dapat kung magluto kayo, medyo kanta-kanta nyo. Ng iyong pinakamamahal, nagwawala ka, di mo matanggap. So yun lang. And after that, mabilis lang talaga itong sauce naman pati guys. Ano. Sweet and sour fish. Lagyan na lang natin yan. Kinakalahati lang naman yung ano, tama na siguro. Yan. Ganyan ang kadami yung sauce ng ating tawag dito. Sweet and sour fish Chinese style. Then, lagyan natin ng patis. Black pepper. Lagyan na natin itong gumagamit ako ng Chinese style na sweet and sour sauce. Alam kong iniwan ka lang. Yun na guys, ang ating sweet and sour sauce para sa ating luto ngayon. Look at that. Ng iyong pinakamamahal, nagwawala ka, di mo matanggap. Yan ang sinasabi ko na pag luto kayo, dapat inspired kayo, dandan nyo sa pakanta-kanta, pasayaw-sayaw, TikTok. Kasi ang sekreto ng luto is wala sa mga ano mong ilalagay, yung mga spices mong ilalagay na sa ano yan, kung kaway dapat inspired ka. Lagyan lang yung konting ano, soy. Ngayon. Look at that! Then, after that, ilay tayo na yun ng first may paprika. But, where's the paprika? Can't find it. Where is? Where is it? Where is it? Ngayon. Pinakamamahal. Nagwawala ka, di mo matanggap. Iniwan ka niyang nag-iisa. So since I don't have what you call this, paprika, then I have an alternative with that. Actually, ito naman talaga yung lagyan natin ng achuete powder cornstarch mix. Pang ano ko talaga to guys, to pang kare-kare ko sana yan, pero since wala akong paprika, ran out of paprika, so look at that. So we have to simmer it for about like, wait, before that I have to put the fresh pineapple. Lagyan ng fresh pineapple. Dahil pampasarap. And after that, you have to simmer it for 5 minutes and then that's it. Then dito sa kabila guys, ang ating luto ng ating caldereta. All you need to do is
i-add ko lang tong aking fried potato. And haluin natin. Oh, look at that, our caldereta. Di ko na pinakita kayo itong paano pagluto ng caldereta kasi mostly lahat naman marunong nito maggawa ng caldereta. Baka mas masarap pa nga yung caldereta nyo kaysa sa caldereta ko. Yan. Then ready na yan. So guys, ito na ating atong lutong caldereta. Alamat sticks style. Ilagay natin yun dyan. Look at that. Smells beautiful. Amoy pa lang. Ulam na. And guys, ang ating caldereta. Actually, dinagdagan ko itong caldereta kasi para may ulam. Kasi mga bata, balik sa school bukas. Si Madam Nimpay may training. So, para pag may mga ulam na kami. Lagyan natin ng sauce. Look at the sauce. Sana pumasa na naman ng luto ko sa pagpaluto. Actually guys, lagi na papaluto yung mga yan. Ang inling ko lang, sana laging pumasa. Sa panlasa nila. Tanggalin na natin yan. So, ayos na yan. Masubat na yan, konti to. Okay na ba to si Aten? Marami na, no? Oo. Okay na yan. Kasi mas maganda yung madami yung ano natin ba? Ayos na to. Lagyan natin ng konting gulay. Sarap ng gulay kaya. Ayos na yan. So, ready na ang ating kaldereta, guys. Punasan na natin gilid. Tanggalin lang muna natin to. Nasa natin ang gilid kasi ready ng ating kaldereta. Look at that, guys. Okay, may sapin yung table namin kasi kung wala palo, abutin ko rito. So for that, guys, i-ano lang natin, lagyan natin ng olives. Yan ang ating kaldereta at ang natira ay syempre para sa ano namin. Yan. Gusto ni Madam tong olives eh. Kasi masarap. So guys, lagyan na natin ang ating ano. After 5 minutes, tinlagyan na natin ng konting corn flour para lumapot ng konti. Guys, konti-konti lang guys. Itantsahin nyo lang muna. And I think it's this perfect sauce for my sweet and sour fish, Chinese style. Look at that. I think that's fine. I have to turn off the burner a bit. Ano to, medium? Para medyo malakas kasi luto na to. Oh. Konti-konti ko nga. Baka mas sobrang lapot kasi actually guys, ang fish in ay plato ko na kaya hindi ko na masyadong ano, baka sobrang lumapot ba. Oh, tama na talaga. Oh. Then you have to try it. Oh, it tastes like my sweet and sour fish Chinese style. Perfect. So yun, mga cooking ama, ang ating pritong isda. Si Madam ang nagprito niyan, which is I like it. Perfect. Then this is the sweet and sour sauce, Chinese style. Ala matchstick style. Lalagay lang natin yan. Yan. Beautiful, beautiful. I love it. Yan, ang pag-sikreto talaga sa pagluluto guys is
wala yun sa mga lasa, wala yun sa mga spices, nasa dapat inspired ka ba? So, pinipilit ko maging inspired ngayong 2023 kasi it's too much na yung you're going back to the future again. Future ba? I think it's enough or a bit more. Yeah, I need a bit more. Kasi meron kaming extra na ito, meron akong extra dito. It depends kung anong gusto ng mga bata. If it's like this or they want a sauce on top. Look at that. Niyaman sa pineapple. Parang Del Monte. And again guys, I'm using this Salad Master. Baka naman. Baka may libre akong ano dyan. Pinopromote ko kayo. Yan. Maganda talaga tong ano na to guys. Tama na siguro no? Yeah. Ubusin na lang. Para ano? Wait. Okay. Pwede ko naman gawan pa na kayo ng sauce ulit eh. So, ubusin na lang natin guys. Sakto talaga ang sauce ko guys. Kita mo. Pag sa tagal mo lang nagluluto, alam mo na, matansya mo na yung ano, sauce. Matansya mo na siya kung gaano kadami. Look at that. And after that, siyempre, may twist. Ilagay na natin yung mga fresh na ano dyan. Pineapple. Lagyan natin itong konti dito ng kaldereta kasi it adds ano naman yan. So, sayang naman. Tapos, after ganyan guys, ito pang isa pang twist dyan kasi ano talaga ako ng pineapple dyan. Yan. Yan ang mga garnish alamat sticks. Hindi na malugi ang ano. So, ngayon naman ay magluluto tayo ng ating green Thai chicken curry. So, ang una nung unahin guys, sibuyas ang iyan nyo, bigisa. Pero sa atin kasi, medyo sanay tayo ng inuuna natin ang bawang. So ako, since hindi ako gumagamit talaga ng fresh na bawang, kaya sibuyas na lang. And after that, nilagay ko na tong sayote. Inuuna ko guys na ang sayote kasi medyo matagal. Itong una, ang chicken curry ko ay yung chicken eh, na-fry ko na. Ang sekreto bakit pinirito ko ang chicken para hindi siya mag, ano mong tawag doon, parang magiging buhagag or magiging corned beef. So yan. Then yan, ilalagay ko na ang, walang sekreto yun guys, may iba, ito. Mix na to, Thai na, product. Galing sa Thailand. So, para alam talaga na walang daya yan. Legit yan guys, legit. Ayan ko lang yung apoy. Then, lagyan mo muna ng konti. Tama na muna yan. Itong ano guys, maganda itong ano ng Thai din na ito kasi kompleto ito na itong spices. Andyan na lahat. May ano na to, may lemongrass, may galanggal, or ginger, luya, ganun. Nakompleto na to ba? So, ayun na. Ilagay na natin itong gata. Look at that. That's a green Thai curry. So, para mabilis uminit, ang ginagamit ko ay, lagi ako nagpapaluto ng nagpapainit ng hot water para ano man lang. So wala namang masama diyan guys, lagyan niyo na ng hot water tong can kasi sayang naman yung ano ng gata. And then yan, and then i-turn up niyo a bit higher yung ano heat in a medium. So diyan na muna, look at that. Hintay lang natin and then i-add na natin ang patis. Lagi sinasabi itong patis yung maganda. Ito guys, ito kahit hindi ka na maglagay ng black pepper kasi minsan yung sabagay hindi naman yung hot and spicy yung nakuha ko. Pero okay na yung kahit walang black pepper. Ang green Thai. No, ang ganda oh. Kulang siguro. Pero kasi may gulay eh. So ayos na yan.
Lagyan ko natin konti. Kasahan mo natin. Tikman natin. Wow! Manghang. Puh! Yun ang sinasabi ko na tikman mo, Bill. Ipasarapin ko. Hindi na lang talaga kailangan ng black pepper kasi itong ano ng itong ano ng Thai eh, lagis lang mas spicy kasi. Sige mo. Lagyan kayo ng gata. Ayos pa, kulang pa ng ano. Ganda, no? Kunti pa. Huwag na, tama na. Ang so ganda yung ano, yung kulay pa. Matagal na yun. Kung gano'n man, ayos na tuyo. Then, simmer lang natin guys for 2 minutes. Kulang sa sabaw. Kulang? Oh, hindi, dagdagan natin. Pero tama na yun eh. Magtutubig kasi itong broccoli. So, i-simmer lang natin ng 2 minutes. So, tingnan na natin guys ang ating sauce. O, ayan na siya. Look at that. Kumukulo na. Kumukulo, kumukulo. Look at our green Thai curry sauce. Yan. Stickman ulit natin guys. Ang lasa na. Kasi patis pa lang nilalagay ko. At kung may kulang, hindi. Salt na lang. O, patis lang. Oh, fantastic. Mamang din. Sus, ang ganda ng klo niya. Lagay na natin tong, ayos na. Lagay na natin tong beans. And after that, kaya lang guys, sundan nyo lang. Eh, ano pala natin, kunti. Chicken na lang pala muna. Kasi yung broccoli madali mag ano. So, lagay natin itong chicken na tinirito natin. Yan ang sikreto ng green Thai kasi para hindi siya maging buhaghag ang ano, chicken. Then, dapat pagka na gano'n kayo. Oh, Carol! Gano'n muna. I have had a fool. Yan. Darling, I love you. Dapat, ano kayo ba? Inspired. Pero dapat pag-inspired na kanta, dapat ganito. Inamin ko, nagkamali ako. Ooh, ganda. Inamin ko, nasaktan ko ang puso mo. Iniwan ka lang, walang dahilan. Tapos ito guys, lagay natin yan. Look at that green Thai curry. Pero sa mga proper tong job Thai food, meron silang talong pero hindi kagaya natin na talong, parang ganun ang kalalaki ng talong niyo. Diretso na. May mga green silang ganun. Kasi may kasama kami dati sa Yoshi Sushi na Thailander. So pag nagdamin sa nagdadala yun ng pagkain kasi nagre-request kami. Dadalhin kami ng mga ganito, pad Thai. So nakikita namin yung mga vegetable nila. Hindi talaga para sa atin. So ito yung ating green Thai. Parang kulang ng vegetable pero sige na lang. Para masulit yung ano ba. Pero kung ako to, mas gusto ko sana yung maraming gulay. Pero syempre, pinatiniluto sa atin, mas maganda naman na marami yung meat. Kasi ibig sabihin, ano ba yan? Green Thai curry ba yan o vegetable curry lang? Di ba? So, okay yan. Pa natin ng konti. Lakasan ng apoy. All I have to add, lagyan na natin ang coriander. So add flavor. Lagyan natin ang konting coriander guys at mag-add niya mga flavor. So again, takpan ulit natin. Then another 2 minutes. And then our green Thai curry is ready. So itong ating green Thai chicken curry guys, ready na. So dandahan na natin ilagay. Ito. Hindi natin masyadong inilagyan ng sabaw kasi itong mga gulay mamaya eh magtutubig pa yan eh. Yan. Look at that. Ating green Thai curry. Tapos
Saan yung ano natin? Lagyan niya lang ng coriander. And then that's it. Ready to go.